Hirap ngayon si Nanay Mirna sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Lalo pat naka sa ilalim ngayon sa... ...sa enhanced community quarantine ng Metro Manila na nagpatigil sa kanila sa pagbabasura. Mahirap po sobra pag walang trabaho, wala po talaga. Si Mang Aldrin naman, problemado dahil natanggal bilang driver sa kanyang pinapasukan. Dalawang linggo na ako, isang buwan na ako nandito eh. Ayun, wala kami ibang pagkakitaan kasi yun lang alam kong trabaho, driver lang talaga ako. Ilan lamang sila sa mga nakatira sa Group 9 Area B, Payatas, Quezon City, isang lugar na sa unang daan ay hindi mo akalaing tirahan pala ng maraming pamilya na naghihikaw sa buhay. Sino ba naman ang mag-aakala na sa likod ng pintong ito at ng bakod na ito, mahigit 100 pamilya yung naghihintay ng ayuda? Sila ay apektado ng pagpapatupad ng ECQ lockdown na madalang lang daw maabutan ng tulong mula sa mga concerned group at mula sa pamahalaan. Bilang tugon, isang konsehal ng syudad ang nagbagandang loob at personal na nag-house to house sa pamamahagi ng ayuda. Pampamilya na grocery items na natanggap ng mga residente. Actually, yun nga rin narinig ko. Kasi as you can see naman, di ba, pagpasok natin, akala natin walang bahay. Di ba? Pero pag nung pinasok na natin, napakarami palang mga bahay na nandito sa looban. So kaya na, talagang tuwang-tuwa yung mga residente natin dito sa Nueve, sa Barangay Payatas, na naabutan sila ng ayuda sapagkat ang tagal na daw nila naghihintay. Pero buti na lang ngayon, meron ang dumating na ayuda para po sa kanila. Sa nagbigay na po ng ayuda, maraming salamat po. Kasi po, ano, malaking tulong po sa amin to. Tsaka lalo na ngayon, pangalawang araw po ng lockdown, talagang mahirap. Ngayon lang po, simula nung ano, ngayon lang po ako nakatanggap niyan. Ay, marami pong salamat kay Consilor, ano, Candy Medina, marami pong salamat. At malaking tulong na po sa amin to ngayon. Ay, siyempre, wala pa akong trabaho ngayon. At maraming salamat mga nakarating sa amin to. Sa ngayon ay nasa mahigit 10 billion pesos na ang nakahandang ayuda ng national government para sa ECQ ayuda. Tiniyak naman ng QC government na tututukan nila ang pagbibigay ng tulong sa mga liblib na lugar ng syudad. Si Konsehal Medina naman patuloy na iahanda ang mga kailangang ayuda ng mga kadistrito. Actually, kahit hindi ECQ, dire-diretso po ang pamimigay namin ng ayuda. Hindi lang ayuda, nagbibigay din po tayo ng COVID kit, na kung saan yung COVID kit, nandun yung may alcohol, face mask, face shield, at marami pang iba. MJ Mondihar, SBN News.